Mike Plania versus Ulani Tete, hindi mapipigilan. Casimero, papalitan si Butler kontra Inoue. Yan ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat mga sir, pakisuportahan naman ang aking channel. So sa impresibo nga ang pagkapanalo ni Sulani Lastborn Tete via 4th round knockout sa nakaraan niyang laban kontra Jason Cunningham, ay biglang angat nga ito sa rankings ng Super Bantamweight Division, na kung saan nga mga sir, ito ay rank number 3 na sa WBO. Kasunod niya si Magic Mike Plania na nasa rank number 2 naman. Kaya nga siguradong magtatapat na nga itong si Magic Mike Plania at Sulani Tete sa lalong madaling panahon. Dahil kung mangyayari ang labang ito ay ang mananalo ay one step closer na sa WBO World Title Shot na hawak naman ng Amerikanong si Stephen Fulton. Siguradong madali lang maikasa ang laban ng Tete versus Plania mga sir, lalo na pag nag-mandate ang WBO ng isang title eliminator. Pero mahirap na laban ito kay Magic Mike Plania mga sir, hindi basta-basta kalaban itong si Tete dahil bukod sa matigas na mahaba pa. Samantala mga sir, sa inabangan nga na bakbakan itong si Naoya Inoue at Paul Butler, ay maraming nagtatanong mga sir paano kung magkasakit o may mangyari dito kay Paul Butler bago ang laban. Sino ang papalit sa kanya? Dito naman papasok ang Team Casimero mga sir. Dahil current number 2 contender nga si Cuadro Alas sa WBO belt at number 1 sa ranking ng Ring Magazine sa Bantamweight Division, ay pwede nga mag-request ang Team Cuadro Alas na siyang papalit kung meron mang hindi makakaatin sa weigh-in or may magkakasakit kina Inoue or Paul Butler. Kagaya ng ginawa ng Team Sultan noong hindi nga pumayag ang BBOBC na lumaban ang angas ng Pinas dahil sa sauna issue. Pag ganito ang mangyari mga sir ay matutuldo ka na ang tanong ng maraming boxing fans kung sino ba ang mas malakas, ang monster ng Japan o angas ng Pinas. Ano sa tingin nyo dito mga sir? Hanggang dito na lang. Maraming salamat po.